Well, una, kailangan talaga yung tao natin. Kailangan trained sila paano magbigay ng feed, paano magpakain na hindi masayang yung feeds. Lahat nakain sa isda. Doon natin makikita yung FCR. Pangalawa, yung kailangan ng fingerlings natin, maganda yung galing sa fish pan, papunta ng fish cage, kailangan malakas na siya kumain. Train na siya sa pagkain ng feeds. Maintenance, usually, nandyan naman talaga yung maintenance sa yung linis ng ano ng net pala. Every 20 days, nag-change ako ng net. Every 20 days yun, every cages. May changes ng net every 20 days. Yan, pinapalitan yun. Para pagdating ng hindi maganda yung tempo, hindi na sisira yung, hindi na bubuwag yung cages natin. May nahabol akong market daily. So, I need 300 tons per month. So, kailangan kukunin ko yun sa grow out ko. Kaya na nakacycle talaga. Kaya pag hindi siya nakacycle, mawala yung market, hindi ko nasusupplyan. So, kailangan cycle yung grow out mo. Monthly, dapat makaharvest ka ng 300 tons. Yun ang importante doon. Yung ikaw na nagmamarket, ikaw nag-grow out, ikaw pa nag-market, well, control mo yung presyo. Di gaya nung ibenta mo, naghintay ka lang ng buyer, pagdating ng panahon na medyo mahina, talagang lalaki yung gastos mo doon sa feeds dahil walang kumukuha eh, walang nagbibenta, walang bumibili. Kaya mas maganda yung ikaw mismo ang nagbibenta dahil control mo yung lahat. O, kung kailan pwede mong harvestin, maharvest mo ka agad. Kasi nandoon na yung market, naghihintay.